marami nagsasabi sa atin na nahihirapan daw silang magbutas ng ganito. Sa totoo lang talaga mahirap po. Nung hindi ko pa natutuklasan yung ginagamit kong pin ay talagang napakahirap. Lugi. Lugi po talaga. Pag bumili kayo ng isa, ang bili ko dati ay I think 40 pesos ang isa ng 1.5. Mabali ang kapunan dalawa nun. 80 pesos na agad. Lugi ka na agad. Yo, what's up mga kaduit, magandang araw. So, habang tayo ay nagpapahinga ngayong Linggo, dahil nga medyo masama ang pangaramdam natin, meron tayong isang i-repair. Ito pang sariling gamit lang kasi ito eh. So, sabihanan ko to. Medyo humina na yung apoy niya dahil, ayan, kung mapansin, sobrang barado na ng mga, ano niya, butas. So, yung ginawa ko, pinutol ko na lang. Kasi ito dati may taklob pa yan sa ibabaw, may pinaka-carb na naka-carb na cap, pero inalis na niya, hindi niya na ginagamit. Kaya itong nacelle burner na to ay mahaba. Ayan, kung makapansin niyo, mahaba siya. Ayan. Pinutol ko na siya, tapos ang gagawin ko, duduktungan ko na siya ng mas maiksi. Ayan. Ayan yung difference niya, almost 1.5 cm ang diferensya niya. Ayan, almost 1.5 cm ang diferensya. So i-welding natin to dito, tapos bubutasan natin ng bago, tapos dito natin siya ilalagay. So ito kasing unit na to, ito yung unang ginawa natin na slim type. Ito yung unang version natin na ginawa, tapos pansariling gamit lang natin. Ang nakalagay ditong chamber ay yung galbabon, yung pandingding sa tricycle. Binilog ko lang siya kasi noong time na yun wala tayong D4 na tubo na mahanap. So since wala pa tayong pan noong time na yun, nakita ko sa vlog ni paring Jaime Vlog na nagawa siya nung dingding ng tricycle nga, yung galbabon na lata. So nagtry tayo, matibay din pala hanggang ngayon, nakakadalawang taon na siguro to, hindi pa rin siya nasisira. Ayan So yun kasi langis ang nasa ilalim, kaya hindi siya direktang nasusunog. So syempre na-absorb niya o na poprotektahan yung metal ng langis, kaya hindi siya basta-basta na sisira. So mas madalas gamitin, mas tumatagal ang buhay ng ating stove. Kasi pag hindi mo yung ginamit, kakalawangin yan, mas lalong masisira dahil kakainin ng kalawang. So medyo napabayaan na lang to, ilang ang linggo na raw itong hindi ginagamit. Hindi naman dinadala dito sa akin para maayos. So kanina pinuntahan ni Commander doon at dinala naman ng hipag ko dito. So ayun, ayusin natin. So madali lang naman to, i-welding na lang natin itong nacelle burner. Wala kasi si Bayo naglalaba, so kaya ko naman gawin to. Siya sana ang pag-welding ko. So gagawin na lang natin para matapos na to at magamit na ulit nila. Sayang din kasi yung gasol. So ito talaga pang daily use nila. Simula nung lumipat sila, yan yung gamit nila. Yung unit na yan, binigay ko na sa kanila yan. At talagang napakalaking tulong yan para sa daily cooking ng aking biyanan. Kaya yun, ayusin natin. Weldingin natin yan. Maggawa natin ng bagong nacelle burner.
Okay, so yan na mga kadit, lilinisin na lang natin and then bubutasan natin ng bago. So ito na mga kadit, yung ating ginawang nasil burner. May butas na yun sa ibabaw. Ayan, bubutasan na lang natin yung katawan. So dito natin siya ilalagay. Hindi na masyadong nalilinis kasi nakatambak na yan. Almost 2 weeks na yan hindi nagagamit. So yan, medyo binaba natin ng konti para mas maganda yung apoy. Ayan. Mababa siya ng mga 1 or 1.5 siguro. Sukatan na lang natin and then bubutasan natin. So yan na mga kaduit. Ito na, nalinisan na natin. Yan, malinis na. Ito talagang ano na, na bumusa na yung pintura niya. So, in loob, nalinis na rin natin. Ayan, tinanggalan natin yung mga deposit na carbon. So, sukatan na lang natin kung ano kataas. Mataas to eh, malalim ito. Parang 11 yata to, ang height nito. 11 cm. Mga 11 plus yung taklob, parang umabot ng 12 ito eh. So, bali, pumapatak siya ng 9.6 taas. Ang taas mga kaduit, kasi meron niyang nipli sa loob. Kupling pala, kupling. Yan yung unang design natin, merong kupling sa loob para meron siyang tread. Unlike yung mga gawa natin ngayon na nilulusot na natin yung elbow sa flooring doon sa pinaka base plate para doon na tayo mag-tread. Since ito yung mga unang version natin, meron pa siyang kupling sa loob para doon tayo nagtitread. At the same time, nakalip siya. So, anuhin natin. Higitan pa natin ng konti. Okay. So yan inyong height nya mga kadit, 9.3 taas. Samantalang yung mga barrel natin ngayon umabot lang siya ng 7, ito 9, umabot siya ng 9. So ang pagsusukat nyan, so naturo na natin before pero recall ulit natin. So 9.3 yung height, dito tayo mag-uumpisa. Dito natin kukuhanin yung 9.3 kasi ito yung ilalim, yan yung flooring natin. So dito tayo kukuha, ayan 9.3. So dito tayo mag-uumpisa ng butas. Ayan, dito. Ayan dyan. 2.5. Dito. Ayan. So dito. O dito, ayan. Dito tayo mag-umpisa ng unang layer natin. Tapos, yung mga susunod na layer, i-ano natin, tsaka natin sukatin. Okay, start na tayo. So, ito na mga kaduit. Since 24 holes na yung mga gawa natin ngayon, 24 holes na lang yung gagawin natin dito. So, dito, ito yung first layer natin, 2.5 mm. Ang laki ng butas niyan, 2.5 mm yan, apat. Tapos yung second layer natin, dos, apat din yan, dos na yan, 2 mm. Yan. Ay, hindi natin nabutasan yung isa dito. Ayan. Tapos, 1.5 dito. Taas. Apat din, bago yun. Yung ating screener, mahalaga din to para mas ma-enhance yung flame, mas mag-blue flame. Pag wala kasi to, minsan medyo madilaw. Ayan. Ito yun. Yan yung purpose ng ating screener. Ayan, screener. Pambasag yan, kumbaga. Pambasag nung bibigay nung apoy. Tapos ito naman, dati na to, apat. Pinutasan ng bayo ko rito eh. Marami siyang binutas. Ang ginawa ko, winildingan ko na lang ulit yan. Kung pangasin nyo, wala na. Winildingan ko para concentrated na walo lang yung lalabas. Tapos sa gilid na lang. Ayan, bubutasan na lang natin to din. Mamaya ipiplex na lang ulit natin.
So ito na mga kalita, katapos na tayo dito sa kalan ng aking biyanan na na-restore natin o nireplace natin yung nasal burner niya para mas maganda yung flow ng apoy. Ayan, hindi ko na binago dito, walo pa rin dito ang butas sa ibabaw. So ang head nga pala nito ay uno yung ating metal cap, tapos ang katawan ay 1/2. So ito, design natin to dati, ito yung unang ginamit natin. So ngayon medyo lalakas na yan dahil mas mababa na siya ng konti, hindi na siya level dito sa mismong chamber. Ayan, nagbutas tayo ng 1/2 dito, 4 sa ilalim, pababa po yan. Yan yung oil destructor natin, napakahalaga niyan sa stove diffuse oil dahil yan yung magbibigay ng fumes para magkaroon ng mas magandang flame o fire yung ating stove. Tapos ito naman, pambasag din to para mas mapapino, kumbaga mapapino ng mas maganda yung fumes na ipoproduce nitong oil destructor natin. Ayan. Gayun din ito. Ito naman yung sa taas, magpapaakyat naman to. Ito yung pambasag, pampaakyat. And then babasagin ulit nito para pagdating sa dulo, pinong-pino na siya at mas maganda na yung ibibigay niyang fumes o yung flame sa ibabaw. Kaya may kanya-kanyang gamit yung mga butas na yan. Marami nagsasabi sa atin na nahihirapan daw silang magbutas ng ganito. Sa totoo lang talaga mahirap po. Nung hindi ko pa natutuklasan yung ginagamit kong pin ay talagang napakahirap. Lugi. Lugi po talaga. Pag bumili kayo ng isa, ang bili ko dati ay I think 40 pesos ang isa ng 1.5. Mabali ang kapunan dalawa nun. 80 pesos na agad. Lugi ka na agad. Diba? So kaya yung iba gusto mag-order nito, mayroon naman barat masyado, eh kung babaratin din lang, magawa na lang po sila ng sarili nila. Para malaman nila kung gaano kahirap. At kung titingnan nyo naman, parang simple lang siyang gawin, di ba? Simple lang. Oo, simple lang, madali lang asimbulin yan eh. Ang pinakakomplikado dito yung pagbubutas. Ayan. Wala namang problema kung mayroon kang technique na ginagamit, mayroon kang mga drill bits na sarili, makakagawa ka talaga. Pero pagka yung isang piraso lang, dalawang piraso lang ang gagawin mo, talagang lalo pag baguhan, uubos talaga yan ng drill bit. Yung 1.5 lang, sure bull ka dyan. Isang pitik mo lang, bali. Ayan, ito na, tapos na tayo mga kaduit. Ito na yung stove diffuse oil ng aking biyanan. At babalik ko na sa kanya mamaya yan. Medyo napabiyaan na rin. Ayan na. Oh, ito yung built-in controller niya. Ayan. Tapos na yan. Higpitan na rin natin para gagamitin niya na lang mamaya. Ayan.